kapatid ko na lang si Sagani sa Maynila. Felix, matanda na yung anak mo. Lalaki yun. Alam mo, mga batang masyadong inaalalayan, hindi nakakatayo ng matibay. Mukhang nagkakasunod yun ang swerte ng pamilyang to, ah. Bukod sa ang lakas ng benta ng tindahan, eh mag-aaral pa sa Maynila itong si Isagani. Saan ka nga pala titira doon? Hindi ko pa po alam, Lola, eh. Pero maghahanap po ako kahit yung mura lang. May bahay si Amparing doon, ah. Doon ka na lang. Siguradong okay lang sa kanya yon. Dorm? Dito sa campus? Yes. Pinihagan ako ni Mommy. Ikaw din kaya. Sama ka na sa akin. Mag-dorm ka na din. Para makalayo ka na sa overprotective lolo and mommy. Sige, sasubukan ko magpaalam. Hanapin natin sa Maynila yung linit mo. Malabo ata mangyari yung bukni. Sigurado ako doon pa yung papasok sa pangmayaman na paaral at yung tipong hatid sundo tsaka puro mayayaman lang yung nakakapasok. Palay mo lang naman eh. Sige. Huwag na nga natin pag-usapan to. Mahirapan pa tayo sa biyahe. Makikipagsiksikan ka pa doon sa anak ng mga magsasaka at anak ng mga magtataho doon. No! I will not allow you na mag-dorm. Pero Mommy, kasama ko naman po si Eve. And I need to learn how to be independent. Lynette, I won't have a flirt for a daughter. So you stay here para mabantayan kita. Hello, Joanne? Okay, I'll go there na. Now, whoever sits in that chair, maghahanap ng love. Huh? Siguro this year, maghahanap ng boyfriend. Good morning, class. My name is Belle de Guzman, and this is your teaching English as a second or foreign language. So I'd like you to get your books and turn to page 5. We'll start with that. Hello? Oh, Luming! Sandali, sandali. Raisay ko nga muna dito. Oo, excited na excited yung anak mo. Isang oras bagong pasukan, umalis na sa bahay. Eh, doon na daw siya sa school mag-aalmusal. Nahihiya yata sumabay sa amin kumain. Ay, nako, Amparing. Huwag ka mag-aalala. Magpapadala ako sa'yo ng pera para sa pagkain ni Isagani. Nakakahiya naman sa'yo. Libre na nga tumutuloy dyan. Nakikikain pa. Ano ka ba? Huwag mo nang intindihin yun. Okay lang yun. Di naman siya pabigat. At saka, di ba siya nga yung protector namin? Eh, parang anak ko na rin si Isagani. Ang ipadala mo yung para sa mga libro niya. Libro? Oo! Meron siya mga libro na kailangan bilhin at saka mga kailangan ipaserox. Yun yung medyo may kamahalan, Luming. Kaya pag-ipunan mo yun at yun ang ipadala mo. Naku, sorry, Luming. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Isagani? Sinabi kagabi, pag may sobrang pera bukas, padadalhan kita. Thank you.
morning, ma'am. Alam mo, Ruby, hindi talaga ako maintindihan ng papa kung saan ako nanggagaling. Honestly, ako din. Come on! Alam mo namang si Luming lang ang tanging babaeng minahal ni Robert. Kaya anytime pwede niya akong iwanan para balikan niya yung amoy kalabaw na babaeng yun. Ay, nako. Fine. Laugh all you want. Palibhasa kasi mahal ka ng asawa mo. Ano ko ba, Stella? Nakita mo ba to? Ito, yan. Ito si Luming. Tuyot. Pangit. Losyang. Nakita mo naman siya sa San Isidro, di ba? Hindi naman ganun mukha ang babalik ka ni Robert. Ano ka ba? And ikaw, tingnan mo. You're as fresh as a newly bloomed flower. Hindi naman siguro bulag si Robert, di ba? And if I were you, hindi ako may insecure sa isang patapong bulaklak. Okay, walang kwenta-kwenta, Stella. Well, actually, you're right. Mas maganda naman talaga ako kay Luming. O naman. Diba? Smile ka lang, no? Ben? Sir, niluto yung adobo nung taga-apply na ko si Nera. Mano, hindi naman ganun kasarapan eh. Meron na ako natikman na adobo na ubod ng sarap, hindi katulad nito. Naku, sir. Saan naman ho tayo maghahanap ng masarap mag-adobo? Kasi, yun ang hinahanap ng mga bisita natin, ng mga guests natin. Yung adobo, Pinoy na Pinoy kasi. Meron na akong kilala, sobrang galing mag-adobo. Susubukan ko siyang kausapin. Hello, sir. Ayun na nga, Mother. Gusto yung na-umorder sa'yo ni Papa Robert ng adobo. Aba, sumusobra na siya. Dati nilupak lang, ngayon pati adobo ko. Eh, masarap ka nga daw mag-adobo. Tsaka gusto niyang iserve sa mga bisita niya. Aba, parang lahat na lang ng potahe ko. Tapos, ang kumikita, yung bed and breakfast niya. Ako naman, kumikita ka din naman sa kanya. Isipin mo si Isagani. O, nag-aaral sa Maynila. Ilang kilo ba daw? Ang bango niyang niluluto mong adobo, ah! Paborito ko yan! Ay, naku, Felix! Hindi itong ulam natin. Ang ulam natin ay yung tuyo tsaka yung pulang itlog na may kamatis. Ganun ba? May umorder lang sa akin ng adobo. Umorder? Aba, may karinderya ka na rin pala ngayon, ha? Ako, hindi naman. In-order lang talaga yan. Yung pa rin mga kakanin ang ibibenta sa tindahan. Ah, ganun ba? Eh, sino naman umorder niyan? Ah, si Robert. Practical din kasi. Tuwing umaga, isasabay ko na lang sa luto natin ng almusal. Tapos may pipick up na tauhan niya. Tapos magbabayad naman daw agad. Alam mo kasi, tumawag kasi sa akin si Abbaring. May kailangan dong bilhin sa eskwela si Isagani. Siguro hindi lang nagsabi yung anak mo dahil ayaw na tayong pag-isipin at mamroblema. Wala naman tayong ipon para sa mga biglang gastos. Hindi ko alam kung saan tayo humugot ng pera, kaya tinanggap ko na rin. Naiintindihan ko naman eh. Basta para kay Isagani. At isa pa, paborito ko naman tong tuyo eh. Kukuha kita ng tubig. Ah, ito pala. Ang
ang arte talaga ni Ma'am. Talagang sinagad ang oras. Kaya ako. Sige. Sige, we might be late. Let's go. Pero ko naman si Suryanto. Sorry ah, ba't ka kasi paharang-harang? Pasensya ho. Felix! Felix, sandali. Anay. Alam ko hindi mo rin gustong ginagawa sa'yo ni Lumen. Bakit ka pumapayag? Anay, kapag pigilan ko si Lumen, may pera ba ako mabibigay para kay Isagani? Alam ko nakakalala ako yung pagtulong ni Robert, pero kailangan eh. Isipin ko ba sarili ko? Kailangan ang anak ko ng pera at ang masakit nun. Hindi ko mabibigay. Pero Felix... May tiwala ka kay Lumen. Alam ko naman ayaw niya rin gawin to eh. Pero wala na kami magagawa. Kailangan ang anak ko ng pera. Wala na ako. Sarap talaga ng adobo. Iba talaga yung adobo ni Lumeng. Alam mo, kahit galit sa akin si Lumeng, hindi pa rin nagbago yung sarap ng adobo niya. Oh. Nako, eh baka naman may lason to, ha? Kahit may lason to, kakainin ko na ba sa galing kay Lumeng? Ha, pero ha? Mm-hmm. Kaya pala, iba. Hindi makalimutan, oh. Ito ba talagang adobo yung hindi makalimutan, oh, si Lumeng? Kumain ka na lang. Oh, masarap ha. Ano, kagal kong dinitikman ko. Robert! Hey, Cynthia! Sibel! Hi. Grabe. We love the adobo. May adobo cooking class ka ba dito? Adobo class? Sa ngayon, wala eh. Gusto ko rin matutunan yung paggawa ng kamote. Yung kakanin. Masarap yun. Ah, yung nilupak. Mm-mm. Wala eh. Sayang naman. Baka yung can arrange one for us. Oo nga naman. Para pagbalik ko sa Canada, magaling na akong magluto. Sige, kakausapin yung nagluto. Baka sakala ko na-arrange siya. Really? Thank you. Okay. Ba talaga yung adobo? Sarap, no? Pwede ko magtanong? Ano yan? Alam niyo po ba kung saan yung kwartong to? Ito, oh. Salamat. Sige. Ano pang iniintay mo, mister? Samonte, oh. Isagani Samonte. Okay, Mr. Samonte. Muku ka na para makagsimula na tayo ng klase natin. Okay, magandang araw po sa inyo, class. Magandang araw po. Alam niyo ba ang takdang aralin para ngayong araw? Sino ba nakakaalam? Wala pa? Alam niyo ba kung ano ang... Talata? Sino nakakaintindi ng talata? Talata? Wala nakakaalam? Nay, ito na po yung kanin. Salamat. Isagani kain ka na. Nasa nate mo? Ay, nay, nag-overtime po siya kasi po field trip na nila sa susunod na buwan. Okay. Ah, nagtatrabaho na pala si Ate Sharon? Oo naman. Lahat sila dito sumasayda yung pagdagdag pera. Siya nga pala, yung kaibigan mo, natanggap na bilang janitor dun sa pizza parlor na pinapasukan ko, ah. Mukha naman kasi mapagkakatiwalaan. Bukas magsisimula na yun. Teka, si Book na yun? Ba, mabuti naman. Alam mo, sabihin mo sa kaibigan mo, pumasok na rin siya. Total, uso naman dito sa Maynila ang nagtatrabaho eh. Ninang, baka naman ho pwede ako magtrabaho. Para naman makatulong ako sa pambawan ko. Oo naman. Pero ang tanong, papayagan ka ba na nanay mo? Eh, magaan lang naman ho yung load ko ngayong semestre.
Tapos, hanggang tanghali lang yung klase ko. Kung sa hapon naman yun, baka pwede kong gawin. Sige. Tamang-tama, alam mo may opening doon sa pizza parlor na pinapasukan ko. Naghanap sila ng delivery boy. Halaga? Oo. Eh, baka pwede ako doon. O sige, ako nakakausap doon sa boss ko. Mabait naman yun eh. Sabihin ko na rin, working student ka. Salamat, Ninang. At ako na rin magsasabi kay Inay. Para pag may kailangan akong bilhin, hindi na ako hindi. Tama. Hindi kayo mapabayaan ni Sagani yung pag-aaral niya dahil sa nagtatrabaho na siya? Hindi naman siguro. Dati naman, tinutulungan naman niya ako magbenta ng nilupak. Hindi naman niya napagbayaan yung pag-aaral niya. Matataas pa rin ang grado niya. Pero Lumi, iba Maynila eh. Wala tayo ron eh. Felix, mabuta na yung habang maaga. Natututong magtrabaho si Isagani. Eh, ako kasi, nagtrabaho ko na maaga. Nakalimutan ko na rin pag-aaral ko. Bakit pa ako mag-aaral kung nagtatrabaho na rin ako? Felix, mataas ang pangarap ni Isagani. Kaya hindi mangyayari yan. Ako naman noon, nag-aaral ako. Tapos nagtatrabaho din. Di ko naman pareho na pabayaan. Mabuting habang maaga pa, alam ni Isagani ang kahalagahan ng pera. Sabi ko sa'yo, matatanggap ka eh. Mabait talaga yan si Sir Alvin. Why? Ayos dito. Una araw pa lang natin sa Maynila. May trabaho na tayo. Oo. Eh, mamaya ko na muna ibabalita to kay Inay. Ngayon, gagawin ko muna yung utos sa akin ni Sir Alvin. Isandari, anak. Anong oras ba ang pasok mo? Baka mamaya maliit ka sa klase mo niyan. Ay, hindi ho nang. Wala po akong pasok ngayon eh. Kaya sakto, first day ko ngayon. Mabuti naman. Pero kung galing ka rito, isang sakay lang ng jeep papuntang Maharlika State University. Hanapin mo lang yung MSU ikot. Tapos 8 lang yung pamasahe, ha? Excuse me lang po. Gani, nirekomenda ko tayo, sir, ha? Sabi ko magaling ka magbisikleta. Kapag madaming order, ikaw magde-deliver. Kaya mo? Oo naman. Ayun, ay, tuturuan ka daw niya kung anong gagawin. Salikot. Salamat, Buknoy, ha? Nako, Sir Lianto talaga is so terror. Nakapal na readings agad, grabe. Girls, umasa na tayong ganito ang buong SEM natin. Umasa na lang daw tayo na ganito yung buong SEM natin. Ay, tumuam ko kasi tama ba po? Oo, tama yun. Matututo din yan. Masa na yan, yan. Oh, studying makes me hungry eh. Ay, alam mo, good idea. Magpa-deliver tayo ng pizza. Pizza. Tama, yes, di ba may bagong pizza parlor malapit dito? Correct. Order tayo din, ba? Meron, meron. Order tayo. Nandito lang kanina yung leaflets. Nakikita ko. Ito, ayan. Pizza, my pizza parlor. Tawagan ko na, guys, ha? Okay. Sarap, oh. Pizza, pizza. Uy, extra cheese daw. Ah, sure, sure. Okay. Hello, pizza. May pizza pie. How may I help you? Papa, sandali lang po. Isang Hawaiian and then pepperoni pizza. Tsaka add kami ng cheese. Okay, okay. Papa, address po. Okay po. Sige po. Apa, apa. Ah, sige po. Maraming salamat po. Okay po. Okay, si Gani. May deliver ka na. Ayos! Ayos! Sagani, ito yung address ng women's dorm sa Maharlika State University. Sabi ni Ali Amparing, pag nakita mo doon yung ospital, medyo malapit na yun doon. Okay? Tapos, Sagani, madaming girls doon. Baka kung may makita kang maganda naman, abisura mo naman ako kung meron. Alam mo, Buknoy, wala yan sa isip ko ngayon. Nangako ko kasi kay Inay na talagang hindi ako magkaka-girlfriend dito. Nakatupagin ko muna talagang pag-aaral ko. Ang sabihin mo,
Kasi limit pa rin nasa isip mo. Eh? Ikaw naman talaga, Buknoy, oh. Hindi nga, eh. Tanggap ko na sa sarili ko na hindi ko na makikita si Lynette. Hmm. Sige na, mauna na ako. Baka lumamig pa tong pizza, eh. Sige, ingat ka. Salamat. Nay, alis muna ako. Magtitinda muna ako dun sa eskwelahan. Pumayag yung kaibigan kong teacher na magbenta ako dun. Uy! Hindi ka pa nananghalian? Baka kung mapano ka sa daan yan? Hindi na po, Nay. Okay lang po ako. Mabilis lang po dito ako doon para maabutan ko yung lunch break ng mga estudyante. Para makapagpadala rin ako ng pera kay Isagani. Sige po, Nay. Mauna na ako. Isang daan yan, dalawa. Ano yan? Ay, Eve. Paaasahin ka lang daw ng lalaking to. Paaasahin lang ako. Mm-mm. Hanap ka na lang ng iba. Humanap ka ng iba. Eh, bakit naman pag sa akin ang pangit na reading mo? Ba't pag sa'yo maganda? Dapat lang maganda ang reading sa akin, no? Masayang-masaya ko sa boyfriend-to-be ko. Boyfriend-to-be pa rin? Oo. Eh, kailan niyo ba i-define yung relationship niyo? Okay. Katagal na. Diba? Ewan. Alam. Ewan. Basta enjoy lang naman kami. Uy. Teka. Lynette, ikaw na. Ay! Hula. Gusto ko yan. Go. Hindi, ayoko. Hindi, ayoko talaga. Lynette, kailangan ka din, di ba? Yes. Ang sabi ni Eve kasi, may someone ka daw na na-meet sa San Isidro. Mm-hmm. Hulaan natin kung, I don't know, maybe you guys are meant to be. Oo. Ayoko. Try na. Ayun na naman. Sige na. Thanks. Sige na. Pizza? Okay. Yes. Pizza. Ayun na. Lumeng. Pamilya natin, pero huwag mo masamay ng pagtulong ko. Gusto ko lang sigurado yung okay ka. Wala akong hinihing kapalit. Cooking class? Hmm? Eh, sino nang tuturo? Si Lumeng. Seryoso ka talaga? Oo. Ano ka ba? Robert! Nag-iimbita ka ng malaking gulo. Walang magiging gulo kung hindi naman malalaman sa Manila, di ba? Ate, I'm sorry, ha. I'm so sorry kasi naging matigis yung ulo ko. I was really hurt, eh. Pero I'm willing to forget everything, lalo na ngayon na wala na si Isagani. I promise, hindi na ako magsisinungaling. Kala ko ba, magkagad sila. Eh, ba't magkasama sila ngayon, ha? Sigurado ba kayo dyan sa sinasabi? Siguradong kitang-kita ng dalawang mga mata namin. Robert at si Lume magkasama. Mismo. I found the pizza place you mentioned. Yes. Ah, sige, hintay na lang kita dito. See you. Good morning po. Isagani? Patrice?